Hello, what's up guys? So for this video, ipapakita ko sa inyo, ituturo ko sa inyo yung pagkakaiba ng original vans at saka yung fake vans natin. So, tapusin yung video na to. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Guys, sa video ay ituturo ko sa inyo yung pagkakaiba ng fake na vans sa original authentic na vans. So, pero bago yan, ay unbox natin itong bagong bili ko na original vans old school tulad nito. Unbox natin itong bagong bili natin. So ito siya. Malalaman natin mamaya kung anong pagkakaiba ng photo, update, at ang original na vans natin. So, stopin natin. Unbox na natin. Wow! Unbox na natin. Ayan. So, tingnan natin yung mga laman nitong bagong bili natin na vans. So ayan o, meron siyang nakasulat dito sa ano na, may barcode po siya. So ito yung basihan natin kung paano natin malalaman mamaya yung fake or tunay na vans. So buksan na natin itong ating vans na. Ayan, yung mga previous shelf guys. So, may mga stickers po siya. Isayin natin na buksan. So, yan ang mga stickers niya, guys. Tsaka isa. Ayan. Nakikita niyo, guys. Ayan. Set aside muna natin. Ito. Meron din siyang face mask. So, binili ko to guys. May previous siya kaya ginawa ko talagang 2,890. God, please, no! Meron din siyang keychain po. Ayos o. Ano yung ganda ng keychain mo? Pwede ilagay yung susi ng aking motor. Ganun tayong paglagyan ng susi. Susi ng motor. Ayan. And meron din siyang vans na face mask. Ganda. Wow. Fit na fit. Ayan, ang ganda. Ayan. And then, meron din siyang extra na lace. Ganda ng lace niyo. Cream. Ayan. So, huwag na natin patagalin guys. Inaantay nating makita itong ating bagong billing vans old school. Ayan. Ito natin. So ito na yung ating vans old school na pinili. Look natin sa box niya. Ito siya guys. Ayan. So, meron din siyang sticker. May sticker po siya. And then, ngayon guys, ituturo ko sa inyo ang pagkakaiba ng original na vans sa faking vans na old school. Ayan. So, kahit anong vans, malalaman natin yung pagkakaiba ng fake sa original mismo. So, papakita ko sa inyo step by step yung mga titingnan natin kung tayo ay bibili ng bagong vans natin. Pakasakali makabili kayo, alam nyo na kung paano matukoy yung fake sa
OPE kesa original na vans. Simulan na natin guys ang ating pag-imbestiga sa ating bagong biling na vans, kung ito ba ay legit or ito ba ay fake. So sabi nila guys, pero according sa ano ko, sa mga pag-aaral ko sa mga vans na yan, sinesearch ko sa internet. So unang titignan daw natin sa ating vans shoes na binili ay ang kanyang ayan, barcode. Yung barcode. Ayan po yung barcode ko niya. Nagawin po natin dyan guys ay pa-browse natin sa internet ang kanyang barcode. Hanapin natin dun ng barcode scanner sa internet. And then kuhanan natin ng picture itong barcode na to at crop na natin para ilagay dun sa scanner na nasa browser natin. And then lalabas yung code na nakalagay dito kung anong klase ng vans po siya. Lahat po ng mga kung saan galing, kung ano po yung date of manufacture niya. Yan. Kung anong ID ng vans natin. So ito guys, ituturo ko na sa inyo kung paano malaman yung next step, original ba yung binili nating vans or peke. Yan na. So titingnan natin, imayin natin ang pagkakagawa nitong vans natin. So dito daw sa kanyang heel tab, ayan, ikita niyo yung heel tab niya. Kailangan yung pagkakasulat ng vans of the wall sa kanya ay maayos. Hindi tabingi, straight po siya. And then, ayan, kakapain natin yung ilalim daw niya. Ayan, kung may dalawang tuldok. Ayan, meron. Kita nyo parang ayan yung dalawang tuldok niya po. Ayan o. Sa dalawa. Parang may tuldok siya na ayan. And then, titingnan din natin yung parang meron siyang V logo ng vans natin o yung radical. Titingnan natin mga maigi kung meron. Ayan, meron siya guys na, meron siyang ano, meron siyang mga radicals na V natin dito sa isa. Ayan, meron din. So, ma-i-focus ba natin siya para makita ninyo? Ayan yung V radicals niya, oh. Ma-focus ba siya? I-picturean ko na lang siya. And then, ilalagay ko na lang sa ano. So, may makita kayong parang V-Radicals na logo ng Vans. Ayan. Then, next. Yung kanyang waffle. Yung waffle niya mismo ay hindi siya sobrang light color. Para siya may pagkagam talaga. May pagka ano siya, choco. Then, makikita natin may nakasulat dyan sa gitna. Ito. May nakasulat na dalawang letra dyan. Ang ibig sabihin ng dalawang letra dito ay yung DT na nakalagay. So, ito ay ginawa sa China. DT. So, ibig sabihin na kapag gawa sa China na may ganitong DT. Makita ba? Hindi makita. Ano? Ayan o, may nakasulat DT. Ayan. So ito po ay ginawa sa China. Another
ito, titingnan din natin kung ano yung nandito. Ito din ang patunay na ito ay hindi peke. Ayan. Nakikita nyo yung nakatag sa kanyang dila. Ayan. Okay. Saka malambot yung tela niya. Hindi siya matigas. Sweet po siya, sweet. Then, yung Vans po na nakalagay sa loob, ayan, yung V po niya nakaharap sa may dila. Kapag peke po yan, tignan yung pagkakaiba ng peke. Ayan. Yung V po niya baliktad kumpara dito sa ating original, authentic na old school. So, yan. Ito kanina guys, tignan yung pagkakaiba ng sole nila. Malalaki yung ayan. Hindi maayos. Ayan. Meron siyang DT din na nakalagay, pero hindi ibig sabihin na original na siya. Kasi dito pa lang sa sole, sa ano niya, baliktad na po nakasulat na Vans. Yan yung V niya, nakaharap dun sa may heel tab. Which is mali. Ang V, ang Vans na nakasulat dapat, nakaharap yung V sa may dila niya mismo, tulad nito. Ayan. Another. Ito pa guys, isa pa. Ito ay may sticker. Ayan. Sticker at wala pong nakasulat dito sa likod. Pag original ang binili mo at authentic siya, ayan yung sticker po niya. Ayan. Na makita nyo. Ayan. Mabuksan natin. Pero wag natin tanggalin muna kasi sayang. Ayan. Samantalang itong peke, ito yung kanyang, ito, tinanggal ko na. Kasi dalawang beses ko lang itong pinangharabas. Namit ko siya pang harabas, pero hindi ko siya napasok sa mall. Baka makita na ano, peke. Ito yung low, yung ano niya, nakalagay dito sa kanyang tag. Ngayon nasa likod niya, oh, nakasulat classic. Pag may ganito siya, peke po yan na guys. Ito yan, peke po yan. Eh, maniniwala na original yan. Kasi hindi po siya sticker. Wala. Kahit pa punitin nyo yan, wala. Hindi siya sticker. Walang sticker yan. Wala. Papel lang siya. Yan guys. Ha? Okay? So, pagdating naman sa stitches, malaki ang pagkakaiba ng stitches nila. Although, mayroong mga replica na mahirap tukuyin kung ito ay legit ba or keke. Mahirap tukuyin. So, dito pa lang sa stitches nito, nakita mo na na ano, peke siya. Ayan o. Na yung curve nito, ay pagkatulis yung curve nito. Ayan. Samantalang dito, ayan o, mabilog siya. At saka hindi malinaw yung stitches. Hindi tulad nito, talagang detailed siya. Oh. Detailed siya. Ayan, hindi. Ayan. Dito naman, sa heel tab din niya, ito yung peke natin. Ito yung orig na nyo. Halos, pantay sila ng ano. Pero tignan nyo yung pagkakalagay ng ano. Mahaba masyado yung heel tab nito na dinikit. Tignan nyo yung nakalagay na Vans of the Wall niya. Tignan nyo dito. Ayan. Kumpara nyo. Napaka haba niya. Diba? Ito. Tignan nyo. Hindi pantay yung mga letra niya. Yung mga light colors ng letra niya. Dito talagang pantay na pagkakasulat. Yun.
Yan guys. So yan guys. At saka dito malalaman na siya ay peke. Dahil tingnan natin guys ha. Ito pa isa. Antigas nito. Ang gaspang. Ang gaspang nitong ganyan ganyan niya. Which is pareho lang naman sana sila. Pero ito, ayan oh, ang lambot. May foam siya. Ayan. Parang foam. Ito para siyang tela na magaspang. Para siyang tela. Ayan oh. Ayan. Tingnan nyo yung likod. Yung pagkaka-stitch niya. Napakalaki ng agwat ng stitch niya, oh. Kita nyo? Ayan, oh. Dito, oh. Tingnan nyo ang pagkaka-stitch nito, paayos. Samantalang ito, ang laki ng uwang. Ayan. Ayan, guys. At saka itong, challenge, meron ako narinig na kapag original daw ang Vans na binili mo, itry mo siyang itapon. Kapag natumba siya, nagganito siya, peke po siya. Pero kapag nagganyan siya, so it means original po siya. So itatry pa natin to. Ayan. Sige, itatry natin. Saglit lang. So guys, ito itatapon na natin. Ayan. Kita nyo naman. Parehong. Ano siya? Mag itong peke naman. Try natin. Guys, kita nyo. Yung peke natin. Hindi siya tumayo yung isa. Tignan nyo. Legit yan, sir. Mga ma'am. Ayan. Pilitin natin ito para legit. Ayan. Litin, naibangga siya. Litin natin. Ayan. Talagang tumatayo siya. Hindi kamukha nito. Ano siya? So yun guys. So pa guys ha. Papakita natin yung stitches niya sa gilid. Ito yung peking Vans ko. Ayan. Makikita nyo yung stitches niya. Yung linings niya. Kitang-kita yung stitches niya sa taas. Dito. Wala. Ito yung original natin. Yung stitches niya, dito siya mismo sa may puti. Kinain niya yan. Yan siya. Naka-stitch. Ayan. Ito. Ayan. Lumabas yung kanyang stitches. And guys, yan. Kaya peke talaga to. So yun guys. Pero ang pinaka-sure na ating gagawin para to ay matukoy kung ito ay orig or peke. Ayan. Pag bumili tayo ng Vans, kailangan may OG box siya, original box. With ID name. Anong pangalan ng ating sapatos, saka yung kanyang barcode na pwedeng iscan. Ayan. Then, syempre, may kasama din siyang Vans paper bag. Then, ang kanyang sticker, kailangan meron siyang sticker na ganito, na walang nakasulat na classic sa likod na hindi katulad nito. Ayan. Hindi siya sticker, papel lang siya. So yun guys, maraming salamat. Sana nakatulong ang video na to para sa inyong pagbili ng original na Vans para alam nyo na kung ano yung gagawin nyo sa susunod na pag-purchase nyo ng pairs of Vans. Kasi alam natin na hindi siya mumurahing sapatos, hindi siya mumurahin para hindi masayang ang ating pera. Kung gusto naman natin makatipid naman,
Ito ang ating kukunin. Kung wala tayong bumili na ng legit, ng mahal. Ito, nabili ko lang siya sa online. Ayan. Mukha siyang legit, no? Pero, hindi po siya legit. And guys, maraming maraming salamat sa panonood nyo. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, guys, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button at huwag din kalimutang pindutin itong bell button niya para lagi kayong updated sa ating bagong video. And guys, maraming maraming salamat sa oras niyo sa panonood.